Suportado raw ng palasyo ang paghahain ng mga kasong kriminal at administratibo kay dating Napocom Commissioner Edilberto Leonardo. Si Leonardo ang itinuro ni dating Police Colonel Ruina Garma na siya umunong namigay ng pabuya sa mga polis na nakapatay ng suspect sa noy drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Saksi, si Jonathan Andal. May amount po, Mr. Chair, from what I understand, starting 20,000 to 1 million. But I'm not familiar sa mga bracketing po, Mr. Chair. Sa ganyang halaga, naglalaro ang pabuya sa bawat napapatay na sospek sa Davao-style drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay retired Police Colonel Ruina Garma, ang nagpatupad daw nito sa buong bansa noon, ang upperclassman ni Garma sa PNP Academy na si Edilberto Leonardo. Sa diagram na inilabas ni Garma, si Leonardo ang nagsasabi kung magkano ang reward at namimigay ng perang pabuya sa mga operatibang makakapatay. Idinadaan daw ang pera sa mga bank account ng tauhan ni Leonardo na si Peter Parungo alias Pedro. Galing naman daw ang pera kay Irmina Espino alias Muking, Assistant Secretary noon sa PMS o Presidential Management Staff. Na trusted staff daw ni Nooy Special Assistant to the President at ngayon Senador Bongo. Tinanggap na ng Malacanang ang pagbibitiw ni Leonardo bilang Commissioner ng Napolcom. Nasa kustudiya siya ngayon ng Kamara matapos makontempt sa Quadcom hearing at may senyalis na magsasalita na rin ayon sa Quadcom. Sa aming initial na pag-uusap, because he asked that we talk to him, no? Initially speaking, mayroon na siyang mga tinatawag na intensyon na okay, sasabihin niya na yung iba in detail. Suportado raw ng palasyo ang paghahain ng criminal at administrative charges laban kay Leonardo. Sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ipauubaya nila ito sa Justice Department. Ang mga kaanak naman ng mga biktima ng EJK, gusto raw gawing testigo si Garma sa ICC o International Criminal Court para idiin si Duterte sa crimes against humanity. Crucial si Ruina Garma dito sa pagkoconnect the dots, kumbaga. Isa siya sa mga missing pieces of the puzzle sa pagkakaintindi namin sa war on drugs. Paano ba inutos? Paano isinagawa? Pinag-aaralan namin kung paano nga ba makakwalify itong testimonya at si mismong Ruina Garma sa as an insider witness dito sa ICC investigation. Sabi ng Malacanang, hindi magbabalik bilang miyembro ng ICC ang Pilipinas. Hindi raw magbabago ang isip ng Pangulo. Ang DOJ naman, hihintayin daw ang committee report ng Kamara o kung may maghahain ng reklamo para makapag-imbestiga. Kaya ang Quadcom maglalabas na ng partial committee report sa susunod na linggo. If that is a necessary requirement, then gagawa kami ng partial committee report para magkaroon din ng basihan to pursue the case build-up at saka yung preliminary investigation sa mga witnesses. Si Senador Bongo itinanggi ang pagkakadawit sa kanya ni Garma. Hindi po totoo yan. Hindi, sabi ko nga, wala pong reward system. Mandato po ng polis na labanan po ang kriminalidad at illegal na droga. Gawin niyo po ang trabaho ninyo. Kaya nga po, kami full support sa inyo. Sinusuporta namin kayo sa inyong trabaho. Pero sa inyong operations, hindi ho ako nakikialam. Ipinagtanggol din niya si Duterte. Wala siyang sinabi na patayin mo ito, patayin mo yan. Wala pong reward system na umiiral sa kanyang opisina. Suporta, sinusuportahan niya po ang kapulisan kung anong pwede niyang isuporta para magampanan po nila ang kanilang tungkulin. Kasama rin sa diagram ng reward system si Senador Bato de la Rosa na nakaupong hepe ng PNP noong umpisahan ng Duterte anti-drug war. Sabi ni de la Rosa, wala siyang ideya tungkol sa reward system. Noong panahon daw niya bilang chief PNP, hindi raw siya nagpatupad ng reward system dahil wala raw siyang pondo para rito. Ang iba pang mga naupong PNP chief noong giyera kontra droga ng Administrasyon Duterte, pinasasagot din sa kanilang mga nalalaman kasunod ng mga revelasyon ni Garma tungkol sa umano'y reward system. So we have to take their statements and say something about it para we know where we start sa investigation po natin. May komite na raw na hahawak sa investigasyon. Meron na po kami committee na to really investigate po dun sa all the allegations being made by Colonel Garma regarding po dun sa EGK and other matters, no? So we're just waiting po, so tuloy-tuloy po yung investigation natin. They have to go through the process. However, having said that they are innocent till proven guilty,
There are no sacred cows in this institution and in this investigation. Anyone who is guilty, anyone who is found guilty. Si dating PNP Chief Guillermo Elazar na hepe ng PNP ng 6 na buwan noong 2021, sinabing hindi siya nakatanggap ng utos sa umano'y reward system sa anti-illegal drug operations noong kanyang termino. Sinisikap pa ng GMA Integrated News na makuha ang pahayag ng mga dating umupong PNP Chief sa ilalim ng Duterte administration. Ang Davao City Police naman, itinangging may reward system na ipinatupad sa lungsod na siya raw pinagbasihan ng ipinatupad noon ni dating Pangulong Duterte sa buong bansa. Ang kanang kota-kota, sir, mga reward system, so far, sir, walay nakita ang Davao City Police Office, ana, sir. Wala may nakakuha na ng mga Davao model, sir, na kung sa'y pag-target, ana. Sinisikap pa rin naming makuha ang panig ng dating Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi.